dito sa Papa Dudu Stories, ikaw ay hindi. Marami ang nangangarap na magkaroon ng isang masayang pamilya. Lahat ay gagawin, maranasan lamang ang pagmamahal mula sa mga ito. Pero hindi lahat ay sinuswerte na makatanggap ng tunay na pagmamahal. Dahil sa pamilya, palagi nagsisimula ang pangarap na gusto nating matupad balang araw. Mga pangarap na kasama sila hanggang sa dulo ng tagumpay. Dear Papa Dudut, ang ugali at pagkatao ng isang batang musmus ay mauhubog sa klase ng pamilya na kanyang kinalakhan. Naniniwala ako na malaki ang magiging epekto nito sa ugali ng isang bata na dadalhin niya hanggang sa kanyang pagtanda. Ang pamilyang kalalakhan niya ang magiging daan para sa kanyang tagumpay o pwede rin na maging sa pagkabigo sa buhay. Dahil wala siyang sino man na aasahang pwedeng umalalay sa kanya kung hindi ang mga tao na kinikilala niyang pamilya. Hi Papa Dudut, kumusta po kayo? Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Kristen, 26 years old at nakatira dito sa La Union. Nagtatrabaho ako ngayon bilang supervisor sa isang coffee shop at isa nga pala akong single mom. Mahirap maging single mom pero masaya ako sa buhay ko. Lalo na at nakikita kong lumalaki na mabait at malambing na batang anak kong si Zia. Hayaan niyo palang simulan ko ang kwento ko ng buhay ko sa kinalakhan kong pamilya. Dalawa lamang kaming magkapatid ni Ate Sheena, housewife si Mami at nagtatrabaho sa Dubai si Daddy. Masasabi ko na nakagagaan kami sa buhay dahil maganda ang two-story house namin. May garden kami na maraming iba't ibang halaman. Garahe na kasya ang dalawang sasakyan. At nakapagtapos kami ni Ate Sheena sa mga kilalang private high school sa Mandaluyong. Siyempre sa sikat na university sa lugar namin kami in-enroll ni Mami noon para makapag-aral ng college, Papa Dudut. Sheena, pagkatapos mong kumain ay maligo ka na at magbihis. Ibibili kita ng bagong sapatos para sa dance rehearsal ninyo. Napansin ko kasi na malapit nang masira ang sapatos mo. Manood na rin tayo ng sine, ang wika ni Mami. Yehey, sige po Mami, bulalas ng kapatid ko. Kasama rin po ba ako Mami? Tanong ko. Bakit? Tumaas ba ang grades mo? Hindi naman, hindi ba? Saka nung usapan natin dati, papayagan kitang sumali sa teatro na yan basta hindi mo pababayaan ang grades mo. Pero nung ginawa mo, nagpabaya ka. Paglilitan niya ni Mami. Hindi ko naman po pinabayaan ang pag-aaral ko, wika ko. Hindi raw pero bumaba ang grades. Dito ka na lang sa bahay at mag-aral ka na lang. Singit pa ni Sheena. Tama si Sheena. Dumito ka na lang sa bahay at tutukan mo ang pag-review mo para sa midterm exam ninyo. Para naman makabawi ka sa mga pinakita mong mababang grade sa akin, wika pa ni Mami. Papa Dudut, akala ko talaga ay dalawa kami ni Ate Sheena ang isasama ni Mami sa panonood ng sine. Pero hindi pala. Nalungkot ako pero hindi ko pinahalata yon sa kanila. Hindi na rin ako nagpumilit pang sumama kasi tama naman ang sinabi noon ni Mami na bumaba ang grades ko at kailangan kong bumawi sa academics. Member kasi ako ng theater organization sa university at bago niya ako pinayagan na sumali sa grupo ay nangako ako na hindi ko pababayaan ang pag-aaral ko. Si Ate Sheena naman ay member siya ng cultural dance organization, Papa Dudut. May mga time na alam kong bumababa din ang grades niya lalo na kapag pukpukan ang rehearsal nila. Pero hindi siya sinesermo na ni Mami na kagaya ng sa akin. Pinapaalalahanan pa nga siya ni Mami na huwag pabayaan ang sarili. Magpahinga kapag alam ni Ate Sheena na kailangan ng katawan niya. Pero ako kapag nagkakasakit ako ay sermon pa ang inaabot ko kay Mami. Tapos sasabihin niya pa na
ginusto ko raw na mahirapan kaya bahala na ako sa buhay ko. Ayaw kasi ni Mami na sumali ako sa mga kahit na anong organization sa university, Papa Dudut. Ang sabi niya ay makakaabala lang daw yon sa pag-aaral ko pero naging mapilit ako. Pero nang si Ate Sheena ang nagpaalam sa kanya na mag-audition sa isang cultural dance group ay binigay at pinakita niya ang buong suporta niya dito. Binilihan niya pa ito ng bagong sapatos, t-shirt at jogging pants para raw sa rehearsal nila. Samantalang ako ay gamitin ko na lang daw yung pangbahay ko sa rehearsal namin, Papa Dudut. Oy, Kristen, pagtawag ni Ate Sheena sa akin nang makalapit sa booth namin ang kaklase ko at gay best friend kong si Willie. Ate Sheena, bakit? Tanong ko. Ikaw na nga magawin itong sapatos at uniform ko. Isama mo na rin itong mga libro at notebook ko. Huwag mong gugustuhin yung mga libro ko ha, kasi hiniram ko lang yan. Utos niya kasunod ang paglalagay ng bag sa may harapan ko. Ako nang bahala dito. Ilalagay ko sa paper bag mamaya. Tugon ko naman bago siya umalis sa harapan namin ang kaibigan ko. Bakit ba kasi hinahayaan mo na tratuhin kanya ng ganyan? Naiinis na tanong ni Willie nang makaalis ang kapatid ko. Sanay naman na kasi ako eh. Wika ko. Ayun, kaya nasanay rin siyang taray-tarayan ka kasi hinahayaan mo. Wika pa ng kaibigan ko. Willie, ate ko yun. Kilala ko siya at alam ko na ganun lang talaga siyang magsalita pero mabait naman yun lalo na kapag magkasama kami sa bahay. Ang wika ko naman. Weh, hindi nga. Pagdududa pa niya. Oo nga, kulit eh. Ayusin mo na nga lang yung mga ticket dyan para hindi masyadong makalat tong booth natin. Magtawag na rin ulit tayo ng mga estudyante para manood ng show natin. Baka mapadaan pa sina Direk at sabihin na panay lang ang daldala natin dito. Tugon ko naman. Papadudot mula sa bahay hanggang eskwelahan ay isa lang ang paraan ng pagtrato sa akin ni Ate Sheena. Kahit pa sa harap ng mga kaibigan niya o mga kaibigan ko. Actually, pareho nga sila ni Mami kung paano nila ako kausapin. Nasanay na lang din siguro ako kasi nakalakhan ko na lamang din. Naalala ko nga noong first time ko na umarte noon sa stage para sa play namin. Excited ako ng sobra. Yun kasi ang kauna-unahang pagkakataon na nagkaroon ako ng role sa play. Sinabi ko yun kay Mami at Ate Sheena at ang sabi nila ay susubukan daw nila na magpunta. Sa backstage pa lamang ay sumisilip na ako sa audience area kung nandun na ba sina Mami at Ate Sheena, Papa Dudut. Alam ko kasi na wala ng klase si Ate Sheena at wala namang ibang lakad si Mami pero mula nang magsimula ang stage play. Umarte ako at matapos ang buong show ay hindi dumating sina Mami at Ate Sheena. Masaya ako na malungkot ng gabi na yon. Masaya kasi successful ang first ever major production ng grupo namin. Malungkot naman kasi hindi dumating yung mga tao na inaasahan ko magpapakita ng suporta nila sa bagay na gusto kong gawin. Pero sa huli naisip ko na ano pa ba namang aasahan ko sa mga tao na hindi ko naman talaga tunay na pamilya, Papa Dudut. Papa Dudut, nasa second year high school ako nang malaman ko ang totoo na hindi pala ako anak ni Mami. Nasa sala sina Mami kasama si Ninang Sonia at nagkwekwentuhan sila doon. Nasa kusina naman ako at nagliligpit ng mga pinagkainan namin. May alak na pinagsasaluhan sina Mami at medyo nalalasing na sila kaya lumalakas na rin ang boses nila. Hanggang sa marinig ko mismo mula kay Mami na dapat daw ay nagpapasalamat ako. Kasi kahit na hindi niya ako tunay na anak ay kinupkop at inalagaan niya pa rin ako. Sinaway siya ng ninang ko at sinabi na baka marinig ko raw ang sinasabi niya. Naiyak ako noon, Papa Dudut, at bumalik sa alaala ko yung paraan ng pakikipag-usap nila sa akin at pagtrato sa bahay. Kaya pala kahit kailan ay hindi ako nakaramdam ng pagmamahal mula sa kanya. Kaya pala palaging parang mainit ang dugo niya sa akin. Kasi hindi naman siya ang nagluwal sa akin. Si Ate Sheen na lang ang anak nila Daddy kaya eto lang ang mahal niya. Kaya naman doon ko na nakasanayan na huwag umasa sa atensyon, oras at pagmamahal mula kay Mami.
Oo, nasasaktan pa rin ako pero wala eh. Anong magagawa ko kung hindi naman talaga ako parte ng pamilya nila? Sabit lamang ako kaya kahit magbakasyon o out of town sila ni Ate Sheena na hindi ako kasama ay okay lang sa akin. Kasi hindi naman ako anak ni Mami at hindi rin ako tunay na kapatid ni Ate Sheena. Papadudod, pagkatapos ng araw na narinig ko mula sa pagkukwentuhan ni Mami at Ninang Sonia ang tungkol sa pagiging ampon ko, nagsimula na ako mag-usisa tungkol sa pagkatao ko. Si Ninang Sonia ang nilapitan at kinausap ko tungkol doon. Nung una ay ayaw pa niyang magkwento sa akin dahil hindi raw siya ang tamang tao para magsabi sa akin ng katotohanan. Pero nang maiyak na ako habang nakikiusap sa kanya ay sinabi na niya sa akin noon ang mga nalalaman niya. Meron daw kasambahay si na Mami noon na nabuntis ng lalaking hindi na nila nakilala. At nang makapanganak ang kasambahay ni na Mami ay bigla na lang daw itong umalis ng bahay at iniwanan ako. Ayaw daw talaga ni Mami na alagaan at ampunin ako pero mabait daw si Daddy at naawa ito sa akin. Kaya naman ginawa nilang legal ang pag-ampun sa akin kasi hindi na rin nila mahanap pa ang nanay ko o kahit pa ang mga kamag-anak nito. Mas lalo ako naiyak dahil mas naramdaman ko na hindi talaga ako parte ng pamilya namin. Nasabi ko tuloy na sana noong una pa lamang ay pinalaglag na lamang ako ng nanay ko para hindi na ako nahihirapan pa sa mundong ito. Pero wala naman akong magagawa kung hindi ang tanggapin ang naging kapalaran ko. Pilit ko na lamang na pinagsiksikan ang sarili ko sa pamilya namin, Papa Dudut. Nagpanggap ako na hindi ko pa alam ang katotohanan. Umaasa na balang araw ay mamahalin din nila ako ng totoo. Sa treatment sa akin ni Ate Sheena ay halata na alam niyang hindi niya ako tunay na kapatid kaya hinayaan ko na lamang yon. Ayun nga lang ay lumaki ang sama ng loob na nararamdaman ko para sa kanya. At nang minsan nga mag out of town sila Mami nang hindi ako kasama ay nagpakalunod ako sa alak hanggang sa nawala na ako ng kontrol sa sarili ko. Dahil doon ay hindi ko sinasadya na naibigay ang katawang ko sa lalaking unang beses ko pa lamang nakilala ng gabi na yon na si Jack. Na hindi ko inaasahang babago sa buong buhay ko, Papa Dudut. Aaminin ko na noong gabing magkausap kami ni Jack ay nag-enjoy talaga ako. Lalo na at malalim siyang magsalita at magbigay ng payo. Sinabi niya na dapat sa kabila ng pinagdaanan ko ay patuloy akong nagpapakatatag. Kasi wala akong ibang pwedeng asahan kung hindi ang sarili ko. Alam ko rin na nag-enjoy siya na kausap ako. Kahit papaano. Kasi pareho naming hindi napansin na napaparami na ang inom namin ng alak. Dinamayan niya ako sa pinagdadaanan ko noon kasi sobrang bigat na talaga ng mga oras na yon sa pakiramdam. Iba pala talaga ang epekto ng alak sa totoong problemado. Nailalabas nito ang lahat ng kinikimkim nating sakit at bigat dito sa ating dibdib. Naalala ko nga na halos umiyak na talaga ako habang kausap siya. At nang medyo nahimasmasan ako ay nagpasalamat ako sa kanya, Papa Dudut. Nagpasalamat ako kasi nakinig siya sa lahat ng kadramahan ko sa buhay. At muli kaming nagpatuloy sa kwentuhan at inuman na nauwi na nga sa pagsasalo ng init ng aming mga katawan. Yun ang unang pagkakataon na naibigay ko ang sarili ko sa isang lalaki. Siguro kasi attracted na rin ako kay Jack bukod sa masaya ako sa naging pag-uusap namin. Gwapo rin siya, matangkad, moreno at maganda ang ngiti dahil sa maputi niyang mga ngipin. May pagkasuplado pa naman ako pero hindi ko na nagawang supladahan ang pagiging friendly niya dahil attracted na kagad ako sa kanya noon. Pero pagkatapos ng gabing yon ay pilit ko siyang iniwasan. Kahit na kinukulit ako ni Willie na pinsan niya. Doon ako nag-decide na sabihin sa best friend ko ang sitwasyon. Na pinagdadalang tao ko ang anak namin ng pinsan niya. Ano, teka, paano na nangyari yon? Nirereto ko pa lang siya sa iyo tapos buntis ka na kaagad? Gulat ni Willie. Sigurado ko na hindi niya pa nasasabi sa iyo pero
May nangyari sa amin dalawa nung gabi ng birthday celebration mo last month. Nauna kang malasing sa amin noon kaya nauna ka rin nakatulog. Napadami ang iniinom namin ni Jack at ayon, hindi na namin napigilan ang mga sarili namin. Ang wika ko. Ang totoo, hindi naman talaga kami sobrang ka-close. Kaya nga nagulat ako nang ulit-kulitin niya ako na ereto sa'yo. Pero dahil kilala ko naman siya bilang mabait na pinsan ko, kinukulit na rin kita na makipag-date sa kanya. Hindi ko naman alam na may nangyari na pala sa inyong dalawa. Ano bang plano mo ngayon, Kristen? Tanong pa niya. Hindi ko alam pero ayoko sanang malaman niya ang tungkol dito. Tugon ko. Ha? Hindi naman pwede yun kasi anak niya yung pinagbubuntis mo. Ang sabi niya. Willie, please, sinasabi ko sa iyo to kasi malaki ang tiwala ko sa iyo. Ayokong malaman to ni Jack. Ayokong dumagdag sa mga problema niya sa buhay. Pakiusap ko. Pero ano ang plano mo ngayon? Tanong pa niya. Sa totoo lang hindi ko alam. Basta ang gusto ko lang ay may tago to lahat sa pinsan mo. Ayokong malaman niya na magkakaroon kami ng anak. Tugon ko. Papadudot na kwento rin sa akin noon ni Jack na panganay siya sa kanilang apat na magkakapatid. Ulina na siya sa tatay at tinutulungan niya ang nanay niya sa pagtatrabaho nito sa karinderya kapag wala siyang pasok sa school. Academic scholar din siya na malaki ang natutulong sa mahirap nilang buhay. Pangarap niyang makapagtapos ng pag-aaral at marami siyang plano para sa pamilya niya. Isa na nga doon ay ang maiahon sa hirap ang buhay nila. At yun ang dahilan kung bakit ayokong ipaalam sa kanya ang tungkol sa pinagbubuntis ko noon, Papa Dudut. Hindi ko kayang sirain ang mga pangarap niya. Nang magising nga ako sa tabi niya na walang saplot sa mga katawan namin ay kaagad akong nagbihis at umalis nang hindi nagpapaalam sa kanya. Kinuha niya ang number ko kay Willie at palagi siyang tumatawag at nagtitext sa akin. Nang magpakilala pa lang siya sa text ay hindi ko na kaagad siya nireplyan. Oo, gusto ko siya pero alam ko na hindi ako ang babaeng bagay para sa kanya. Kaya nakiusap din ako kay Willie na huwag sabihin sa pinsan niyang tungkol sa ipinagbubuntis ko. Pero nalaman ni Sheena ang sitwasyon ko at kaagad akong sinumbong kay Mommy. Sagutin mo na ang tanong ko, buntis ka ba, Kristen? Galit na tanong ni Mommy. Opo Mommy, sorry po. Pag-iyak ko. Napakalandi mo, Kristen. Hindi mo man lang iniisip ang perang ginagastos ko para sa iyo. Sigaw pa ni Mommy. Tapos sasabihin niya pa na wala siyang boyfriend. Sinungaling na malandi pa. Gatong pa ni Ate Sheena. Alam mo ba kung magkano nang nagastos namin sa iyo ha? Kaya mo bang bayaran ang lahat ng iyon? Tapos magpapabuntis ka lang ng maaga? Sigaw pa ni Mommy. Siguro isa sa mga katiyatro mo yung nakabuntis sa'yo, no? Palibasa, grupo kayo ng mga malalandi. Ang wika pa ni Ate Sheena. Hindi totoo yan. Mababait ang mga katiyatro ko. Huwag mo silang idadamay dito. Ang sabi ko naman. Ah, mababait. Kaya pala nabuntis ka ng isa sa mga yun. Ang sabi pa ng ate ko. Tama na, Ate Sheena. Huwag mo na nga silang dinadamay kasi wala silang kinalaman dito. At huwag mo rin sisigawan ng anak ko kasi wala kang karapatang, Kristen. Sigaw ni Mommy sa akin. Sampit ka lang sa bahay na to kaya matuto kang lumugar, Kristen. Sigaw pa ni Ate Sheena. Oo, alam ko. Matagal ko nang alam na sampit lang ako sa bahay na to, sa buhay ninyo. At hindi mo na kailangang ipamukha yun sa akin, Ate Sheena. Dahil kahit na hindi mo sabihin ay ramdam na ramdam ko na basura lamang ako sa paningin ninyo ni Mommy. Naiiyak na sabi ko. Sumusobra ka na, Kristen, ha? Ang sabi ko sa iyo, huwag mong sinasagot ng ganyan ang kapatid mo. Eh kung palayasin kaya kita sa bahay na ito, paghahamon pa ni Mommy. Hindi niyo na po kailangan gawin yan, Mommy. Hindi niyo na po kailangan sabihin yan dahil kusa akong aalis sa bahay na ito. Alam ko naman na ito na yung matagal niyong gustong mangyari. Ang mawala na ang sampid na ampon sa bahay na ito. Kaya sige, pagbibigyan ko na po kayo. Aalis na ako dito kahit kailan ay hindi na ako magpapakita sa inyo. Naiiyak na sagot ko. Papa Dudut, yun ang unang pagkakataon na halos sumabog ako dahil sa matinding galit at sama ng loob
na nararamdaman ko. Totoo naman kasi na kahit kailan ay wala akong naramdaman na ni konting pagmamahal mula sa kanila. Sana hindi na lamang talaga ako inampo ni Mami. Sana ay binigay na lamang nila ako sa ibang tao o sa social worker. Baka sakaling sa ibang lugar o mga tao ay matanggap pa ako at makaramdam ng pagmamahal. Hindi kagaya sa kanila na wala na akong ibang narinig at naramdaman kung hindi puro panunumbat. Kung tutusin ay hindi ko naman ginusto na mapunta sa kanila. Hindi ko ginusto na ipagsiksikan ang sarili ko sa isang pamilya na kahit kailan ay hindi naman ako matatangga. Dala ang ilang mga gamit ko ay umalis ako sa bahay ni ng Mami na patuloy na umiiyak, Papa Dudut. Pero kahit papaano ay magaan ang pakiramdam ko dahil nailabas ko na ang bigat na nararamdaman ko sa dibdib. Yung sama ng loob na ilang taong kong tinago dito sa dibdib ko dahil wala akong ibang alam na pwedeng puntahan, nakitira muna kay Ninang Sonia, matandang dalaga siya at walang ibang kasama sa bahay. Kaya pinatuloy niya ako pagkatapos kong sabihin sa kanya ang nangyaring gulo sa bahay. Hindi na ako hinanap pa nila Mami, Daddy o Ate Sheena, Papa Dudut. Wala na rin akong balak na bumalik noon sa bahay nila at muling ipagsiksikan ang sarili ko. Naganap ako ng trabaho at sa awa ng Diyos ay nakapasok ako sa isang maliit na coffee shop. Kahit pa buntis ako ay tinulungan din ako ni Ninang Sonia sa ibang gastusin hanggang sa makapanganak na ako. Ilang taon nang lumipas ay nagkaroon ng bagong branch sa La Union, ang coffee shop na pinagtatrabahuhan ko. At saktong kapopromote ko lamang noon bilang supervisor. Pinadala ako ng branch manager sa bagong bukas na coffee shop. Sinama ko ang anak kong si Zia sa bagong inuupahan kong bahay at doon ako nagsimulang mamuhay nang siya lang ang kasama ko. Hanggang sa hindi ko inaasahan ang pagdating ni Ate Sheena sa apartment ko. At sinabi niya na gusto niyang makipag-ayos sa akin, pati na rin si Mami. Hindi nagalit sa akin si Mami? Naiiyak at hindi makapaniwala ang tanong ko. Hindi na, kasi kagaya ko, gusto na rin maayos ang pamilya natin. Kung pwede nga lang ay doon ka na ulit sa bahay tumira para magkasama-sama na ulit tayo. Para makabawi kami sa iyo at sa anak mo, tugon pa ni Ate Sheena. Grabe, hindi ako makapaniwala. Totoo ba talaga to o nananaginip lang ako? Naluluhang sabi ko. Hindi ka nananaginip, Kristen. Totoong nandito ako sa harap mo ngayon at nandito ako sa harapan mo, Kristen, at humihingi ng sorry at nakikipag-ayos sa iyo. Tugon pa ni Ate Sheena. Papa Dudut, hindi ako makapaniwala nang makita ko si Ate Sheena sa apartment na tinitirhan ko. 6 na taon na kasi ang lumipas noon pero ni isang beses ay wala akong naging balita sa kanila. Ni hindi nila ako hinanap o tinawagan man lang. Mas naramdaman ko noon na wala silang pakialam sa akin. Baka nga natuwa pa sila na nawala na ako sa bahay at buhay nila. Minsan nakatanggap ako ng text message mula kay Daddy. Isang text lang ng pangungumusta at nagsasabi na sana'y maayos daw ang kalagayan ko. Hindi ako nag-reply at umasa na makakatanggap ako ng tawag mula sa kanya at gusto kong marinig ang boses ni Daddy. Gusto kong sabihin niya na umuwi na ako kina Mami. Gusto kong sabihin niya sa akin na nami-miss na ako ni na Mami at Ate Sheena pero hindi naman yon nangyari. Hindi na siya nag-text o tumawag pa. Wala rin binanggit sa akin si Nina ang nakinukumusta ako sa kanya ni na Mami. Wala siyang kahit na anong binanggit tungkol kina Mami. Siguro kasi alam niya na walang pakialam sa akin ang mga ito. Kaya tumatak sa isipan ko na dapat lang talaga na mawala na ako sa buhay nila. Para sa peace of mind naming lahat ay hindi na ako aasa na magiging parte pa ako ng pamilya nila, Papa Dudut. Pero nang sabihin ni Ate Sheena na gusto niyang magkaayos kaming pamilya, ay hindi ako makapaniwala. Pakiramdam ko noon ay nananaginip lamang ako. Parang ibang tao yung dumating sa apartment ko at nakikipag-ayos sa akin. May kaba ako noon sa dibdib ko at pagtataka pero may kaunting saya rin akong nararamdaman. Kilala ko si Ate Sheena at matagal ko siyang nakasama. Alam ko na hindi niya ugali ang pagpapakumbaba at humingi ng sorry lalo na sa akin. Pero ramdam ko ang sincerity noon sa boses niya hanggang sa pareho na nga kaming naluha.
Papa Dudot, nag-file ako ng vacation leave sa trabaho para umuwi saglit sa bahay ni na mami. Nang makita ako ni mami at ang anak ko ay naluha na rin siya at mahigpit akong niyakap. Sinabi niya na nagkamali daw siya sa naging pagtrato nila sa akin, lalo na siya. Namiss niya raw ako nang umalis ako ng bahay, pero nahiya raw siya na tawagan o i-text ako. Pinigilan niya raw ang sarili niya na kontakin ako, pero nang magkausap sila ni Ate Sheena ay nagkasundo sila na ayusin na nga ang lahat sa aming pamilya. At gusto nila na maging parte kami ng anak ko sa nalalapit na espesyal na araw sa buhay ng kapatid kong si Ate Sheena, ang kasal niya sa fiancé niya. Akala ko noon ay hindi ko na makikita na masaya sina mami at Ate Sheena habang kasama ko silang kumakain sa isang lamesa. Palagi ko kasing napapanaginipan yun at akala ko hanggang sa panaginip na lamang pwedeng mangyari. Yung matatanggap nila ako bilang totoong parte ng kanilang pamilya. Noong dumating nga ako doon ay nakipag-video call pa sila kay Daddy para ipakita na sa wakas ay nagkaayos na rin kaming tatlo. Nakita ko na natuwa si Daddy at sinabi niyang excited na siyang umuwi para makasama kami, pati na ang anak ko. Habang aliw na aliw ang anak ko sa pakikipaglaro kay Ate Sheena ay tinulungan ko naman sa pagluluto si Mami Papa Dudut. Doon kami mas nakapagkwentuhan. Sinabi niya na ganun daw siguro kapag tumatanda na. Mas nare-realize nila ang mga pagkakamaling nagagawa nila. 3 years ago raw kasi noon ay na-diagnose siya na may cyst sa ovary. Nagamot naman daw kaagad pero munti ka nang mauwi sa cancer. Natakot din daw talaga siya noon lalo na nang marinig niyang muntik na siyang magkaroon ng cancer. Pagkatapos matanggal ng cyst sa ovary niya, sinabi sa kanya ni Ate Sheena na magpapakasal na ito kay Jack. Doon naisip ni Mami na oras na para mas ayusin nila ang buhay nila. Kaya gusto rin nilang maayos ang relasyon namin bilang isang pamilya. Papa Dudut, excited na si Ate Sheena noon na ipakilala sa akin ang fiancé niya. Hindi niya raw kasi ako nakukwento dito kaya sigurado raw siya na magugulat ito. Pero ako yatang mas nagulat nang makita ko ang fiancé niya. Pinilit ko na lamang nang umiti at hindi ipahalata ang pagkagulat ko sa kanilang lahat. Pero medyo namutla din ang fiancé ni Ate Sheena na si Jack lalo na nang mapatingin sa anak kong si Sia. Hindi na siya nagsalita noon. Alam ko noon kung ano ang bagay na tumatakbo sa isipan niya. Bagay na sigurado kung hindi ko na gugustuhin na marinig pa. Pero hindi na namin yon pinag-usapan pa hanggang sa makauwi na ako ng La Union. Ang hindi ko inaasahan ay yung biglang pagsulpot niya sa may apartment ko para kausapin ako, Papa Dudut. Wala tayong dapat na pag-usapan. Saka teka nga, paano ba nalaman kung nasaan ako ngayon? Tanong ko sa kanya. Pasimple kong tinanong kay Sheena kung saan nag-aaral si Sia. Nabanggit mo raw yun sa kanya kaya pumunta ako ngayon dito para magbaka sakali na makita ka. Sinwerte naman ako nang makita nga kita ngayon. Tugon niya. Kailangan ko na rin umalis. May pasok pa ako sa trabaho. Pag-iwas ko sa kanya. Kristen, sandali lang. Kailangan nga nating mag-usap. Alam ko na na ako ang tatay ni Sia. Wika niya. At paano ka naman nakakasigurado? Tanong ko. Dahil ako ang first time mo. Hindi ako lasing ng gabi na yon, Kristen. Alam ko ang ginagawa ko at naramdaman ko na ako ang kauna-unahang lalaki na nakasiping mo sa kama. At sigurado ako na anak ko si Sia. Naramdaman ko yun nung unang beses na nakita ko pa lamang siyang natutulog sa may sofa. Naramdaman ko yung sinasabi nila na lukso ng dugo. Kaya please, Kristen, sabihin mo na sa akin ang totoo. Anak ko siya, hindi ba? Anak natin si Sia? Giit niya. Oo, anak mo siya, Jack. Anak natin si Sia. Hindi ko na napigil ang sagot sa kanya. Tama ako. Pero paano mo nagawa sa akin to? Bakit tinago mo sa akin ng ilang taon? Naluluhang tanong niya. Dahil ayokong magulo ang buhay mo noon. Breadwinner ka sa pamilya ninyo, hindi ba? At kapag nalaman mo na buntis ako ay mas lalo lang bibigat ang pasanin mo. Dadagdag lang ako sa problema mo. Tugon niya. Kahit kailan na hindi ka naging problema sa akin. Noong gabi na may nangyari sa ating dalawa, hindi talaga ako lasing noon. Kahit yun ang una at huling beses na nagkita at nagkasama tayo. Naramdaman ko na kaagad na gusto kita. Kaya nga nagpatulong ako sa pinsan ko na
Ireto niya ako sa iyo pero palagi ka namang umiiwas sa akin. At ngayon na nagkita na tayo ulit ay hindi ko nasasayangin ang pagkakataon na ito para makabawi ako sa inyo ng anak natin. Wika niya. Jack, please. Kung ano man ang naisip mo eh huwag mo nang ituloy yan. Ngayon lang kami nagkaayos ni na Mami at Ate Sheena. Huwag mo naman sanang guluhin yun. Pakiusap ko. Hindi ko naman ginugulo ang pamilya ninyo. Gusto ko lang kunin ang karapatan ko sa anak ko. Gusto ko magpakatatay sa kanya na hindi ko nagawa sa loob ng ilang taon. Wika niya. Jack, hindi ko ilalayo sa iyo si Siya pero hindi mo pwedeng sabihin sa kanila ang totoo. Walang sino man ang pwedeng makaalam na ikaw ang tatay niya. Sinasabi ko sa iyo, Jack, sa oras na malaman to ni na Ate Sheena, sa oras na masira uli ang samahan ng pamilya namin nang dahil sa iyo ay ilalayo ko sa iyo si Siya. At kahit kailan na hindi mo na kami makikita pa, pagbabanta ko sa kanya. Papadudod, pagkatapos ng dinner namin sa bahay ni na Mamay, umalis na rin kami ni Siya kinabukasan noon. Nangako naman ako kay Ate Sheena na hindi ako mawawala sa kasal niya. Hindi ko palalampasin ang espesyal na araw sa buhay niya. At nang makauwi kami ni Siya sa apartment ay naiyak at napatanong na lamang ako noon. Bakit ganon? Bakit parang napakasaklap at napakaliit ng mundo para sa amin? Bakit parang napakalupit ng panahon para sa akin? Gaano ba ako naging makasalanan para parusahan ng ganito? Bakit naiipit ako sa ganitong klase ng sitwasyon? Pero hindi ko inaasahan ang sumunod na mga nangyari noon, Papa Dudut. Yung pagpunta ni Jack para kausapin ako. Oo, mahal ko pa rin siya. At hindi yun nagbago lalo na nang isilang ko ang anak namin. Nagkaroon ako ng espesyal na pagtingin talaga para sa kanya pero hindi yun dahilan para saktan ko ang kapatid kong si Ate Sheena. Napakatagal kong hiniling na sana'y mahalin nila ako ni na Mami. Na sana'y tanggapin nila ako bilang totoong parte ng pamilya. Kaya hindi ko kakayanin na itapo na lamang yon para lamang sa pansarili kong kaligayahan. Papadudot, may ilang beses pa akong kinausap noon ni Jack at sinabi niya na maging kami na lamang daw dahil handa niya akong piliin kesa sa kapatid ko. Pero hindi pa rin ako pumayag at pilit siyang pinagtabuyan. Hanggang sa dumating na nga ang araw na makasal sila. Andun ako at ang anak namin ni Jack. Nasaksihan ko kung gaano kasaya si Ate Sheena sa araw ng kasal niya. At yun ang hindi ko kayang sirain. Ilang taon na ang nakalipas mula nang makasal sila, Papa Dudut, hanggang ngayon ay wala pa rin silang anak ni Ate Sheena. Kaya nga ramdam ko ang lungkot ng kapatid ko dahil madalas niyang ikinikwento na gusto na raw ni Jack na magkaanak sila. Hindi pa nga lang daw sila nabibiyayaan lalo na nga at may piko si Ate Sheena. Pakaramdam niya raw ay kasalanan niya kung bakit wala silang anak. Ang sabi ko naman ay huwag siyang mawala ng pag-asa dahil sigurado akong darating ang panahon na magkakaroon din sila ng anak. Kapag may family gathering tuloy sa bahay namin, Papa Dudut, ay palaging sweet si Jack sa anak ko. Minsan naasiwa ako at gusto kong ilayo sa kanya si Siya. Pero ayoko maging selfish dahil alam ko kung gaano siya kasabik na makasama ang anak namin. Ngayon ay gulong-gulo ako sa sitwasyon namin at iniisip ko kung dapat ko na nga bang ipaalam kina Ate Sheena ang tungkol sa nakaraan namin ni Jack. Dapat ba nilang malaman na anak ng asawa niya ang anak ko? O mas dapat ko nang ilihim ang lahat para hindi na muli pang masira ang aming masayang pamilya? Maraming salamat po, Papa Dudut, kung sakali mang mapili at mabasa ninyo ang sulat ko. Maghihintay po ako ng payo mula sa inyo at sa ating mga kaistorya. Yours truly, Kristen. May mga bagay na mas mabuti nang hindi natin pinapaalam sa ibang tao. Ayun nga lang eh, magbibigay po ito ng gulo at bigat sa ating damdamin. Lalo na at alam nating may tinatago tayong sekreto sa mahal natin sa buhay. Isipin mong mabuti ang desisyon na dapat mong gawin, Kristen, at kahit anong piliin mo ay palagi kang may masasaktan. Ihanda mo ang sarili mo sa kung sino ang pwedeng masaktan o magalit sa iyo. Timbangin mo kung sino ang kaya mong palayain, ang mga taong tinuturing mong pamilya o ang sarili mo na matagal nang nagsasakripisyo para sa ibang tao. Huwag mong kalimutan na hanapin po ang isa ko pang YouTube channel, Ang Kaistorya. At ganoon din po ang Papa Dudut Vlogs. Sa lahat po ng mga nagsosubscribe din po sa ibang channel ko, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. From the last episode, shout out lang kay
Joniel Tikman 3198, kay Jenny Rose Pajardo 5121, si Enalyn na lagi naka-tune in, si Jemirax Quiñones 4199, at si JM7796. Pwede po kayo magpa-shoutout sa lahat po ng mga nakikinig ngayon. Maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta. At sa tuwing tayo po'y malat o may sakit, meron po tayong mga reliever. Salamat din po sa inyong pagtangkilik sa kanila. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga. Laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Stories. Papa Dudut Stories.